Wala na po ang bagyong Pablo, pero hindi pa rin tuloy ang nakababango na magkababayan nating nasa lantan ito sa ilang bahagi ng Mindanao. Bukod po sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga patay, dumarami rin umano ang mga insidente ng nakawan dahil sa kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan. Balitahan din sa Lima Refran. Tuloy ang retrieval operation sa gitna ng mainit na sikat ng araw. Sa dalampasigan ng Purok Pasel sa barangay Poblasyon, dalawang bangkay na babae ang nakuha. Imbalsamado na po yun kasi makikita po natin na ang katawan niya is buo pa. Tapos parang hindi siya naagnas. Most probably galing po yun sa sementeryo po natin kasi... Ang sementeryo, winasak din ng bagyo. Isa pang bangkay ng lalaki ang nakuha malapit dito. Agad naman itong inilibing. Sa isang rice mill, bantay sarado ng pulisya ang pag-aalis ng palay ng ilang residente kasi may nahuli na namang nagnanakaw sa isang saradong tindahan. Binabantayan po namin yung mga tao dahil kahit hindi may-ari, kinuha yung mga palay na hindi sa kanila. Ninakaw nila yun. Lahat-lahat naman tayo dito nahihirapan. Huwag na tayo dumagdag sa problema. Sa halip sa panahon ito, dapat magtulungan tayo. Ang kakulangan sa relief goods ang sinisisi ng ilang residente kung bakit may mga napipilitan ng magnakaw. Maraming mga tao nang bumababa galing sa bukid. Nagnakaw ng mga pagkain kasi wala silang pagkain doon sa taas kasi nagugutom na sila. Relief goods din ang dahilan kung bakit napatay ang isang lalaki ng kanyang bayaw sa malayong barangay ng Baybay. May pira daw na 200 pesos. Pero wala naman. Yung istorya-istorya lang. Kaya yun, pinatay niya yung bayaw niya. Famine na eh. May relief goods talaga na hinahanda yung mga kababayan natin doon. It's just that yung delivery yung main problem. Sa New Bataan, Compostela Valley, 160 na natagpo ang patay mula noong December 4. Nag-iusap na raw ang mga punerarya na pinagdadalhan ng mga patay na hindi na muna sila tatanggap ng bangkay dahil puno na sa kanilang morgue at hindi na kayang asikasuhin ang mga nakukolekta pang labi. Pinaghahandaan na ng mga otoridad ang isang mass grave malapit sa sementeryo. Salima Refran, GMA News.